형법 287조 미성년자 약취 유인죄. 사실 리토 pangalan ko, pwede niyo ako tawagin Lito. 시 Boss Sol, bossing namin dito. Ako naman si Bong. Choi, Mambo. Ako naman si Celso. Mula sa pagiging isa sa highest grossing at most downloaded Korean film, mapapanood na sa Pilipinas ang Pinoy version nito. Mas relatable, mas nakakaantig puso, mas Pinoy. Showbiz updates na hit, celebrity features na hitik, ihatid sa inyo every week, sabay-sabay nating alamin kung anong ganap. Ako si Pamela Baranda at ito ang aming special na episode para sa pinakamay pusong pelikula ngayong 2019 Metro Manila Film Festival na pinagbibidahan ni Aga Mulak, ang Miracle in Cell No. 7. Accused is hereby sentenced to suffer the penalty of death. So ordered. Kumusta kayo? Gusto ko si Yesha. Anak ko. Basta na kayo dyan! Tatay! Yesha! Mabait ng tatay Yesha. Hindi ako kriminal. Sila lang. Patay tayo dyan. Sa buong buhay ko po, wala pa po akong nakikilalang tao na kasing inosente ng tatay ko. Kilala si Direk Noel Navas sa paggawa ng mga makabagbagdamdaming mga drama sa pelikula at telebisyon. Ngayong Pasko, hahandugan niya tayo ng isang pelikulang punong-puno ng puso at pagmamahal, ang Pinoy movie adaptation ng Miracle in Cell No. 7. Direk Noel Navas, ganap! Direk, congratulations! And I want to know, ano ang initial reaction mo nang malaman mo na ikaw ang napiling mag-direct ng Pinoy version ng Miracle in Cell No. 7? Actually, sobrang pressure. I'll be honest, no? Kasi napanood ko na siya, pero years ago. Uh-huh. And then, alam ko naman kung gano'ng kalaking hit siya. Uh-huh. So marami nakapanood. So parang, oh my God. So, paano, at least mapantayan mo man lang, yes, di ba, kung paano yung naging reaction ng mga tao doon sa original version. So, it was really, ang laking pressure, pero at the same time, very challenging. Direk, ano naman yung mga biggest challenges mo? Working with the biggest and best actors in the Philippine cinema, meron bang challenges? Mahirap ba? Ano bang pros and cons? Actually, nung inaano namin yung lineup ng actors, sabi ko lang kay Boss Big, nagbigay ako ng mga list of actors and sila yun eh. Boss Big, bigay nyo lang sa akin si Tears of Cruz III, si John Arcilla, si JC Santos, inisa-isa ko talaga si Mon Confiado, si Georgette Lorenzo, si Soliman Cruz, sabi ko si Bella, and then si Sia. Kasi si Sia is not a Viva artist, di ba? Okay. Naka-work ko siya sa ABS pa. Mm-hmm. So, itong lahat ng actors na to, naka-work sila sa MMK. Okay. And they know how I work, they know my work ethics. Ako naman, alam ko naman yung gano'n sila kagaling, alam ko kung paano sila, kung saan paano sila i-motivate. So, yun. Yung pag ganyan-ganyan ng mga artist, sabi sa akin nila, Boss Bill. Ginanyanan ako. Sabi ko, bakit po? Sabi niya, alam mo bang ang daming shows niyan? Si Bella nasa soap, si Tirso nasa probinsyano, si John Arcilla nasa probinsyano, pati si Soliman, si JC, ang daming pelikula. Sabi, parang natin pagtatagpuin niya para matapos ang pelikula. Sabi ko, kailangan po natin sila pagtatagpuin. Kasi, ansami. Sabi ko, para matulungan din yung character ni Aga. Sabi, kailangan natin siyang bigyan ng magagaling na artista. So, kaya kinausap ko rin si Aga. Sabi ko, Aga, ito yung line. Okay, sige, ang galing, ganyan. So, nag-collaborate kami ni Aga eventually. Okay. Naku, yun na nga, Direk, medyo mahirap nga ang ginampan ng role dito ni Aga. Kamusta naman ang naging transition ni Aga to his character here? Balita ko nagtulungan daw talaga din kayo. Oh yes, oo. Kasi nung nabasa niya yung script, sabi ko, basta huwag mong panoorin pelikula because gusto ko gumawa tayo ng sarili natin take on the movie. So kahit ako hindi ko binasa, tapos sabi niya, so
So wala siyang idea kung paano umarte yung original, tapos kung paano niya gagawin. So sabi ko sa kanya, ito lang yan. Sabi ko, let's do the movie one shot at a time. One scene at a time. Ganyan lang. So basta kailangan lang kita to jump. Pag, di ba, parang gano'n naman ang actor eh, di ba? Pag sinabi sa'yo, jump. No hesitations, huwag kang magdalawang isip, di ba? Pag sinabi sa'yo, yun. And ako, I'm very grateful kay Aga kasi sabi siya nag-trust din sa akin. And what I like about him kasi marunong siya makipag-collaborate sa mga artista. Yung talagang yung first day nila sa kulungan, na yun yung first time nila magkasama-sama. Ang dali nila nag-gel because I think si Aga kasi is a very respectful actor. Hindi siya selfish. Yung ganyan kasi sinasabi nga niya daw sa mga hindi ako dito bida. Mm-hmm. Lahat tayo dito bida. How about siya naman? Nakakatuwa siya. Para siyang sponge na inabsorb lang na niya lahat. Tapos ang galing niya makirelate sa mga imagine lahat. Siya yung manang nga, diba? Ang eksena niya matatanda. Wala siyang eksena ng bata. Diba? And for a child her age, yung ganon. Tapos hindi ka ma-intimidate sa isang Joel Torre, hindi ka ma-intimidate sa isang, di ba? Oo, and Aga Muda. And even with you direct. Hindi siya na-intimidate kasi sabi ko, okay, itong bata, artista siya talaga. Direct, we're very happy for you, for the whole movie, the cast, the crew, lahat. Thank you very much, Direct.